bumitik na yan eh. Ilang araw ka pa nga lang naka-quarantine na dahil sa COVID, wala tayong labas eh. Pambihira ka, parang hindi ka ka-industriya. Nagngangawa ka na ng ganyan. Hindi mo na naisip, sana inisip mo yung mga utility natin sa industriya. Ha? Yung mga stuntman na minsan pinagsalita mo na hindi maganda, yung mga grupo ni Tatay Bal Iglesias. Alam mo, Coco, ang daming problemang binanggit sa akin si Kuya Boy Roque. Ha? Si Kuya Boy Roque, ang daming kinuwento sa akin ha? Dahil nakasama kanya sa trabaho. Kung anong klaseng ugali meron ka. Pati pagbuhos mo sa mga utility. Yung, alam mo, ito ha, mga kababayan. Si Robin Padilla, ako natutuwa ko rito kay Idol Robin. Minsan na nakasakit yan dahil syempre, sparring, nakatama yan. Pero makikita mo si Robin Padilla, inaalo niya, humihingi siya na tayo, sorry, pasensya ka na, napuruhan ba kita, nasaktan ka ba? Kasi nangyari, trabaho eh. After later on, parang nilalambing ni Robin niya, maya-maya, sir, pasensya ka na. Eh, kumbaga, pampalubag loob ang tawag loob, pampagaan ng kalooban. Yan si Idol. Ikaw, nakarating na balita sa akin, kasi marami nagsusumbong sa akin, mga staff na. Minsan nakapanakit ka, napuruhan mo yung tao. Ano binitaw mo salita? Ito, base sa kwento ng stuntman sa akin. Ha? Base sa kwento ng stuntman sa akin. Ang sabi niya, alam mo yung sinabi? Ah, pasensya ka na, hindi ako katulad ng isang tao dyan na kapag nakapanakit, eh humihingi ng tawad at nag-aabot. Hindi ako ganon. So ano ibig sabihin nun? So, paninindigan mo na na gano'n ka. Well, okay lang yun. Kita naman eh. Nung nag-run ka eh, lintik na yan eh. Basagan ang mukha ang sinasabi mo eh. Baka hindi mo panindigan. Ay, pwede kitang tapatan. Dalawa sa anak ko, mamili ka. Kasi sa akin, hindi ka mahirap magbitaw ng salita. No? Alam mo, Coco, ang mabigat kasi sa'yo yung dami mo sinasabi eh. Naganto. Alam mo, para kang bata. Para kang ano eh. Parang ang manok na naglilimlim, na binugaw, nagtatakbo, putak na hindi mo alam ang sinasabi mo. Dapat bago ka magsalita, tinimbang mo muna lahat. Sa panahon na ito, hindi lang ikaw ang apektado at walang trabaho. Huwag mo idamay yung buong mamamayan, huwag mo idamay lahat tayo. Ikatuga ako, wala na ako trabaho ngayon eh. At hindi kayo pinasasara. Hindi kayo pinasasara. Panandalian lang. Bakit hindi mo kalampagin ang boss mo na si Gabby Lopez at sabihin mo, sir, kawawa naman yung mga tao natin. Abay, ayusin natin to. 2004 pa. 2005, dumaan na yung administrasyon ni Noynoy. Tapos ngayon, magkukumawag kayo. Okay. Yan, legal basis na yan. Wala na ako kinalaman dyan. Pero naiintindihan ko siya. Pero hindi ako abogado para husgahan ko at magmagaling na bigla-bigla na lang may mga lumalabas na abogado dyan. Ang sa akin lang, concern ko bilang manggagawa. At yung kaso kong gumawa ng ingay ngayon, 18 years nang natulog. Okay. Ngayon, ang gusto nyo mangyari, i-revoke, tanggalin ang, i-abolish ang MTC, ganito, ganyan. Ano bang klaseng pag-iisip yan? Nung una, sumisigaw tayo ng katarungan at magkaroon ng batas, may patupad sa lahat, ganito, walang pinipili, mayaman o mahirap, eto na yun eh. Eto na yun. Hindi kami nagdidiwang dahil sarado ang kumpanya nyo. Sorry, mali kayo dahil siguro ganyan kayo nung panahon namin na tinanggal kami sa kumpanya. Hindi ho kami nagdidiwang. Nagdidiwang ho kami dahil may batas na nai-implement, na may batas na may pangil na sinusunod para ma-implement. No? Para, ibig sabihin, mapasunod ang mamamayan. Nagkaroon tayo ng magandang, kumbaga, walang pinipili, mayaman o mahirap. Ito nga eh. Ang driver nga lang pag pinara ng MMDA at paso ang lisensya eh. Walang rehistro eh.
automatic yung sasakyan bibit-bitin eh. I-impound eh. Kumpiska yung lisensya eh. Anong pinag-iba nila sa inyo? Dahil ba malaking kumpanya kayo, marami kayo na tulong? Bakit hindi ba kayo pwedeng tumulong nang kahit na panandali ang sarado ang kumpanya nyo, kung talagang bukal sa kalooban nyo? At pangalawa, Coco, hindi utang na loob ng mamamayan. Huwag ganun, Coco. Kasi ang pangit eh, iniidolo ka ng hindi yan si FPJ eh. Hindi ganyan ang karakter ni FPJ. Hindi ganyan. Maraming magpapatunay niya na hindi ganyan si FPJ. Malumanay siya. Okay, punta naman tayo dito sa rule of law. Ito, bilang mamamayan, bilang pananaw ko, bilang ordinaryong manggagawa at masa, rule of law. No one is above the law. Ang pagkakaintindi ko dyan, sumunod lang tayo sa batas at implement, ipatupad ang batas. Ganun lang kasimple yun. Ang mahirap kasi sa atin, maraming kesyo ganito, may pandemya, ganito, ba't ngayon pa sinarado, bakit? Eh yung nagmumotor nga lang dyan, nakita yung angkas yung frontliner na nurse, eh, hinuli. Di ba? Hinuli siya eh. Kasi nilabag niya yung batas. Samantalang in good deeds, gumagawa siya ng maganda. Ihahatid niya kung saan papunta yung nurse na yun. Maraming kasong ganun. Doon nangyari. Siya hinuli. Tapos kayo, dahil sa naging paso na yung prangisa nyo, sabihin nyo, sana nagkaroon ng konsiderasyon after ganito. Pag may batas tayo, huwag nyong baliin yan. Na ibig sabihin, pagpaso na pala yung prangisa ng sasakyan ko, mga senador, pagpaso na pala yung permit ng tindahan ko, eh hindi ako magano, makikiusap ko. Eh hindi ho, magtitinda ako kasi wala pa akong pera pang-renew ng prangisa. Ano, ganun ang sasabihin ko? No? Eh bago pa man dumating ang deadline, ang haba ng taon, ilang taon ang dumaan. At hindi niya naisap na asikaso. Bakit napasara? Simple, simple. Sino may problema? Ibig sabihin yung lumubog na barko na Titanic, sisihin nyo yung yelo, yung binangga niyang yelo. Ha? Yun ang sisihin nyo. Hindi nyo sisisihin yung kapitan at saka yung mga nakasakay doon, yung mga nagbabantay. Simple. Huwag ganun. Puro kayo sisi. Di ba? Para ka namang ginutom, Coco Martin. Tapos, yung mga sinasabi mo, naghahamog ka pa, pambihira ka naman. Ano naman ganun? Nakakahiya. Kasi mamaya may pumatol sa iyo yung hinamon mo eh, yung paghahamon mo eh, baka hindi mo mapanindigan. Diba? Baka mamaya lunukin mo yung sarili mong dila. O gano'n. No? Kaya natin, may batas na umiiral. Noong panahon, alam mo sa totoo lang, after Marcos, nawala ang batas. Ngayon na bumabalik, ayaw natin. Sumisigaw tayo ng pagbabago. Pero ayaw natin tanggapin kapag kayo na yung nasisikil. Diba? Sinasabi nyo, sinosuppress ang freedom of speech. Hindi ho. Oo, ngayon no, nakakapag-live ako, nakakapaglabas ako ng sarili kong opinion. No? Kaya salamat sa social media, salamat Byron Cristobal. Salamat Banat Bay, Mark Lopez, Idol Robin, salamat sa pagsuporta. Ako'y in behalf of my group, sa grupo namin, maraming salamat po. Tapos punta naman tayo rito sa mga artista na to. Yung mga ano, lalagay yung kamay sa dibdib, ganito, ganyan. Pati mamamayan, idadamay nyo. Bakit?